What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang negosasyong Dunayre at Inoue. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Mabilis ang update lang po muna tayo. Dahil pag-uusapan natin ngayon ang nagaganap na negosasyon sa pagitan ng WBC Bantamweight World Champion The Flash Nonito Dunayre Jr. at ng Unified IBF and WBA Bantamweight World Champion na Oya Inoue. Ayon po sa article na matatagpuan sa BoxingScene.com, ay may negosasyon na napatungkol sa rematch fight ni Dunayre at Inoue at ito ay balak ganapin sa buwan ng April sa Japan. Wika ng presidente ng Probellium Promotions na si Richard Schaefer, "This is definitely a fight we would love to do and Donito would love to have it as well. We don't have a problem going to Japan. Dunayre has the balls to go into the Lions den again." Kung ating matatandaan, ay noong unang magkaharap ang dalawa taong 2019 para sa isang laban, ay dumayo pa noon ang ating pambatong si Dunayre sa balwarte ni Inoue. Matatanda ang napatumban ni Inoue si Dunayre sa pamamagitan ng malakas na body shot, pero nakabawi naman ang ating pambato sa pamamagitan naman ng malakas na counter punch. Nagtuloy-tuloy lang ang bakbakan hanggang sa sukdulang 12 rounds at dahil nga si Dunayre ang bumagsak sa laban nila, ay nagwagi ang The Monster ng Japan via unanimous decision. Pero hindi na masama mga bok. Dahil sa malakas na counterpunch na pinakawalan ni Dunayre, ay nag-iwan naman ito ng malaking marka dahilan upang mapunit ang eye socket ni Inoue. Pagkatapos, ay sumabak muli ang dalawa sa iba't ibang laban kung saan nagpamalas si Dunayre ng impresibong panalo noong buwan ng Mayo taong 2021 kontra sa former WBC Bantamweight World Champion Nordin Ubali na nagtapos via knockout. Huling lumaban si Dunayre noong depensa naman niya ang kanyang WBC title buwan ng December sa magkaparehas na taon kontra naman sa kapwa Pinoy na si Raymart Gabalio. Dito ay tinapos agad ni Dunayre ang laban via KO sa round 4. Ito ay nang maipasok ni Dunayre ang kanyang malakas na body shot dahilan upang hindi na makatayo si Gabalio. Habang si Inoue naman ay sumabak din sa tatlong laban kontra kay Jason Moloney, Michael Dasmariñas na tinapos niya parehas via knockout. Huling lumaban si Inoue nitong nakaraang buwan ng December taong 2021 kontra sa Thailander na si Aran Dipain na nagtapos naman via technical knockout. So lumalabas nga mga bok na parehas na nanatiling aktibo si Dunayre at Inoue sa pakikipagbakbakan, kaya naman siguradong nasa magandang kondisyon ng dalawa. May record si Dunayre na 42 wins with 28 wins coming by way of knockouts, may 6 na talo, edad 39. Habang si Inoue naman ay may mataas na knockout percentage na 22 wins with 19 wins coming by way of knockouts, nananatiling walang talo, edad 28. So magandang laban to mga bok, sigurado ay isa ito sa pinakamalalaking laban na magaganap ngayong taon. Wala pa din daw problema kay Dunayre kung siya pa din ang dadayo sa Japan upang matuloy ang bakbakan. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na balita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat mga bok. Mga balit ng boxing, basta kay Bok Time, Bok Time, laging sport time.